Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Niña, ano ba? Ano ba? Nakakabastos ka na! Bakit hindi mo kayang gawin, ha? Dahil hindi ako si ate? Hindi ko magagawa sa'yo ito. Dahil si ate lang ba kaya mong... Akala ko nagbago ang isip mo, Henry. Hindi po. Pwede pa ho ba yung parang kilala ninyo? Sa palagay ko, papayag pa din siya. Maganda na kayo. Pagkatapos ngayong gabi, magiging ganap na kayong mag-asawa. Niña, huwag mong iba ang sarili mo na ganito. Wala akong pakialam! Sige, papabayaan na kita magbukang tanga. Yan lang naman ang magagawa mo, Boyet, eh. Kung habol-habulin mo yung ate ko. Pero alam mo, lalayo't lalayo siya sa'yo. Kung tutusin, duwag ka eh. Alam mo ba yun? Kasi hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo mo. Saksi ang Panginoon at ang mga tao nandito ngayon na ikaw, Henry Aragon, at Agnes de los Santos ay dinideklara kong mag-asawa. Mister, maaari mo nang halikan si Mrs. Kapare, andito na pala si Niña. Tamang-tama. Si Tatay Itoy mo, kakausapin ka daw. Tay Itoy? Niña? Tay, kayo na lang po makipag-usap dyan sa anak niyo, ah. Habul-habulin na naman yata si ate. Akala ko ba naghahanap ng bahay si Agnes sa Maynila? Nay, sinundan niya po talaga si Henry. Ano? Hello, Inspector. Si Henry Aragon po to. Henry Aragon? Tumawag sa akin si Agnes. Inspector, susuko na ako. Susuko ka? Ako ang pumatay sa ama ko. Bro, pinapaabot ni Chief. Hindi. Hindi pwede itong mangyari. Henry, hindi mo ito pwede gawin. Bakit ko? Anong nangyayari? Si Henry, susuko kay Gainza. Governor, kailangan namin kayo makausap. So her brother is involved? Narinig ko po mismo sa kanya. Inhako ni Catherine ang krimen para hindi masangkot ang kapatid niya. That woman. She could be the bitchiest, but when it comes to her brother, she can be so stupid. Kaya lang, may plano po yatang sumuko yung Henry. Mas dumikit ka pa sa kanya. I'll be ready kapag may ginawa ang babaeng yan tungkol dito. Kasi ito. Alam niyo ba ang pabalik na rito ang kapatid niyo sa San Bartolome? Bakit ho kayo nagsinungalinggob? Alam niyo ba ang madadagdagan ang sentensya niyo dahil sa ginawa niyo? At yung umako ng krimen, si Romar Marcelo, di ba wala naman talaga siyang kinalaman sa ginawa ninyo? Bakit hindi ho kayo nagsasalita? Kailangan ko ng abogado, pati ng kapatid ko. Huwag niyo lang intindihin ang kapatid niyo. Inaayos na ni Agnes ang abogado niya. Bakit siya nag-aayos ito? Dapat ako. Yun ay kung may lulusit pa kayo ng abogado nyo. Nag-plead na kayo ng guilty nung kamakalawa. At ngayon madadagdagan pa ang kaso nyo. Hintayin na lang natin ilabas ang desisyon sa loob ng 2 linggo. Pero paano ang kapatid ko? Maghihintay tayo ng testimonya niya. Pero mas malamang, masisintensahan siya. Katulad ng sintensya nyo. Niña, may problema ba?
Si Boyet? Kahit hindi natin napag-uusapan, alam ko ang laman ng dibdib mo. Nararamdaman kita. Ay, mahal ko siya eh. Sobrang mahal ko siya at saka gusto ko mahalin niya rin ako. Pero hindi niya magawa. Nay, gusto ko maging masaya kami. Kaming dalawa lang. Hello. Nay. Nasaan ka? Pauwi na po ako, Nay. Kasama ko po si Henry. May sasabihin po sana kami sa inyo. Kung ano man yan. Sige, maghihintay kami. Sige po, Nay. Gustong-gusto ko na po kayo makita. Mag-iingat ka. Ano, pupunta ka pa ba ng Maynila? Niño, ano, okay ka na ba? Bobo ka talaga, Boyet. Bakit na naman? Sige, sige na, mag-enjoy ka, ha? Yan naman ang gusto mo, di ba? Yung maghabol sa wala. Niña, hindi kita maintindihan, eh. Gusto ko lang sabihin sa'yo, napauwi na si ate at kasama niya si Henry. Kung hindi pa yan malaking sampal sa'yo, ano pa ang gusto mo, Boyet? Chief, Kong. Narinig ko, Catherine, na nagkausap na si Agnes at si Inspector Gainza. Isang patrol car ang mag-aabang sa kanila pagkababang pagkababa nila ng bus. Pero pwedeng siya kausapin bago sila dumating dito. Just this one, Catherine. At ipangako mo sa akin, nasabay kayong dadalhin dito ng kapatid mo. Alam ko pong napakalaking pabor ang hinihingi ko sa inyo. I promise, kailangan ko lang talaga makausap ang kapatid ko. This is a mutual relationship, Catherine. Natulungan mo ako noon, tutulungan din kita ngayon. Alas 8 ng gabi, sa isang safe house, doon ka magantay sa kapatid mo. Maraming salamat po sa inyo. Chief, Kong. Anak, nagugutom ka ba? Nagugutom ka? Jose! Jose! Hindi natin kailangan pag-usapan kung natatakot ka. Gusto mo kasama si Ate Niña mo? Si Ate Niña mo matapang yan. Kaya kapag sinamahan ka niyan, sigurado walang mapapahamak sa'yo. Yun, naniniwala ka naman kay Ate Niña, di ba? Kung ganun, gusto mo palaging kasama si Ate Niña?
Kausapin mo muna siya, Niña. Malaki na po ang improvement ng anak ninyo. In a matter of days, baka mas mapadali para sa kanya na pag-usapan ng mga nangyari. Senyales sa iyo na nakaka-recover na siya. Alam mo, huwag na ako pa naman sa ate. Kaya lang hindi ko nag-alala. Bad trip ka na naman, Governor friend. Can you please leave me alone? Gusto kong mag-isa. Hindi ka ba nakakaintindi? Fine. Ihanda niyo ako na sasakyan. Kukunin ko ng kapatid ko. Na lang, gagaling na si Junjun. Unti-unti nang nababawasan ang tinig sa dibdib ko. Oo nga. Jose, bakit hindi na rin natin pag-usapan ang tungkol kay Henry at kay Agnes? Natatakot lang naman ako para sa anak natin. Ayoko nang makita siyang nasasaktan ulit. Jose, wala namang nakakasiguro kung paano natin mapoprotektahan ang mga anak natin nang hindi sila masasaktan. Isa lang ang nakakasiguro ako. Alam kong kay Henry liligaya si Agnes. Nakita ko kung gaano siya nagdusa. Pero tulad mo, Luisa, gusto ko rin silang makitang masaya. Kapit na tayo sa bus terminal. Nandun sila Inspector Gainza at yung magiging abogado mo nag-aantay din. Tatlong barangay. Mga ilang minuto pa yun. Makakasama pa kita. Dalawin mo naman ako, di ba? Araw-araw. Henry Aragon! Sir, bakit ito? Piwan makalipay. Mga kasakay. Sandali. Kausap ko lang si Inspector Gaines, ha? Kanina lang, sa cellphone. Ang sabi niya, sa bus terminal sila maghihintay. Hindi na siya matutuloy. Pinaasikaso si Inspector. Emergency. Eh, bakit hindi na lang ho kayo doon maghintay? Pasensya na, ma'am. Wala na akong oras na maghintay. Kaya dumiretso ako dito para sunduin kayo. Agnes, sumama na tayo sa kanila. Tika na! Pindutin mo yung pababa pag ano, pag didiretso mo siya, ha? Galing-galing mo na! Sana nandito si Agnes.
Para nakikita niya ang paggaling ng anak mo. Sana nga. Sana nga, Luisa. Bilis niya, ate. Sige lang yun. Uy, ang galing mo. Akala mo na gawin yun. Oh, ayan. Ikaw, sige, man, ate. Atras mo. Ito. Atras mo. Nay, laro tayo. Sige, anak, mamaya. Ikaw muna. Galing na niya. Ayan. Pag-expansyan. Di ba kanina pa natin dinispatch yung patrol car? Baka naman sina Agnes at Henry Aragon na lang hindi pa dumarating sa terminal. Agnes texted me. Nandun na raw sila. And then dapat nagkita na sila. 30 minuto, dapat nandito na yung patrol car. Should we be worried? Masyado pang maaga, Torny. Konting pasensya lang. Masasaan at sa Reyes din ang diretso ni Aragon. Hindi basta-basta mangyayari yan, sir. Gob! Andiyan po kapatid nyo! Sir, sa presinto tayo pupunta. Ba't tayo nandito? Sir! Tambo ba ka? Hindi mo kasasama. Sir, bakit tayo nandito? Tambo ba ka? Henry. Diyan ka lang. Ano mo dito? Bakit ka susuko? Ate, kailangan natin gawin to. Hindi. Hindi, Henry. Ako lang dapat ang makulong. Tumakas ka na ha, mami, oras pa. I'm sorry, ate. Pero susuko ako. Dahil lang pagpunta niyo rito. Inaamin ko ang kasalanan sa pagpatay sa ama ko. The issue of Governor Villamayor has damaged the reputation of this station. Sa ngayon, sisiguraduhin natin na full ang security ni Henry. Walang makakalabas at hindi siya basta-bastang madadalaw. Sasayangin mong buhay mo sa kanya. Kakadalaw, kakahintay, na makalaya siya. Hindi ka kaya mahalin ni Henry. Ako! Ako nandito, ako mahalin mo! Sa uling pagkakataon, hindi mo ba ako kaya mahalin?